Nilunsad ng Philippine National Railways nitong 16 ng Setyembre ang pistahan sa PNR sa mismong estasyon ng Transanaga City. Ang programang ito ay kaugnay sa idiniriwang na Peña Francia Festival kung saan binuksan sa publiko ang tinatawag na PNR Peña Francia Exhibit 2024. Tampok ang mga aktwal at lumang bagay o materyales na ginamit sa estasyon ng tren sa lugar ilang taon na ang nakalilipas. Bukod dito, mayroon ding PNR Bazaar at launching ng loyalty card na magtatagal hanggang sa huling araw ng kasalukuyang buwan na maaaring ipalit ng mga pasahero upang makakuha ng souvenirs sa oras na sila'y umabot sa 8 sakay sa PNR. Sa pagdalo ng mga department at division managers, mga empleyado at pasahero ay naibahagi sa lahat ang layunin at ilan sa mga rason kung bakit mahalaga ang pagsasagawa ng nasabing programa. It promotes, lalo na po dahil we are widely operating now in the Bicol region, particularly in the province of Camarines Sur and the province of Albay. Dahil po ang pinakamaraming biyahe natin ay nandito na sa Bicol. So this is by far the biggest train operations that we are doing. Pangalawa po is to promote the culture of safety sa ating operation. Pangatlo pong purpose why we are doing the kapistahan si PNR is to deepen our devotion to the Lady, to Our Lady of Peña Francia, the patroness of Bicolandia, and also the patroness of the Philippine National Railways. Naibahagi rin sa mensahe ng manager ng Operations Department ng organisasyon na si Jocelyn Jeronimo ang isang magandang balita para sa mga commuters patungkol sa pangako ng PNR na papaigtingin pa ang kanilang operasyon sa Rio. Sana po ay mag-create na uti ito ng full awareness sa ating pong mga kababayan dito sa Bicol na tayo po ay magpo-full blast na ng commuter operations. Sa ngayon po, mayroon po tayong 6 na biyahe dito po sa Naga to Sipoot at 6 na biyahe din po dito sa Naga to Legazpi. Sa paglipat po ng ating mga rolling stock, ito pong mga darating na mga buwan sa itong fourth quarter hanggang first quarter po ay maililipat na po natin ang ating mga rolling stock at makakaasa po kayo ng mas makaragdagang mga biyahe dito po sa papuntang Legazpi, papuntang Sipoot, at i-extend pa po natin hanggang mapagdugtong-dugtong natin ang ating operations, Calamba hanggang Lucena, Lucena up to Ragay, Ragay up to Naga, and Naga up to Legazpi. All the way po ay ibabalik po natin ang biyahe bukod po sa long distance at commuter operations. Ito ay pinatotohanan din ni Engineer Giovanni Miranda, ang bagong general manager ng ahensya na siyang nanguna sa pagbubukas ng programa, partikular na ng ribbon cutting ng exhibit at bazaar kung saan inilatag nito ang plano at prioridad lalo na sa pagpapanatili ng kaligtasan sa railway. Kung napapatid nyo lately po yung mga insidente po, dahil po yun ang bagay po na kailangan nating solusyonan, hindi lang po mananaka yun yung mga residente po na dinadaanan ng railway. Yun din po ay ating kailangan pong tugunan sa pakikipagtulungan po sa ating mga local government, pakikipag-coordinate po sa ating mga barangay, at pagpapaliwanag sa mga tao pong nakatira doon sa mga lapit sa railway line. Yun ang una po. Samantala, bilang bagong general manager ng PNR, ay nagpaabot din si Miranda ng kanyang pasasalamat sa mga opisyal na tumulong upang maabot ang kanyang posisyon maging sa mga empleyado na sumusuporta sa kanya. Malaking pasasalamat ko siyempre kay PBBM at sa pag-appoint dito. Pero bukod po ay PBBM, kay Secretary Cesar Chavez, kay Sir Mel Robles, sila po ang isang tumulong, lalong kasama po si Secretary Jaime Bautista at saka kay Yusek Rehino po. Sila po yung tumulong at nagbigay ng rekomendasyon sa akin sa pag-a-apply ko po ng position na ito. Pero bukod po sa kanila, silang nagbigay ng steps para makaka-join po ako sa DOTR. Nagpapasalamat ako. Pero nagpapasalamat din po ako sa mga empleyado na nag-welcome na sa akin dito. Nag-welcome sa from first day po ng pag-join ko sa PNR. Salamat po dahil ni isa po, wala pong
nagparamdam na hindi po ako welcome sa organisasyon po ng PNR po. Mula dito sa Naga City, Carol Tirao, BHTV News.